ECQ, ECQ, ECQ. Tatlo dapat kasi season 3 na tayo. At kayo nare-recommenda muli ang pananatili nating lahat sa ating mga tahanan. Alam na kung saan ang maraming katambahay natin sa kusina. That's right naman. Madaragdagan na naman ang mga quarant chef. Pero mare ha, marami pa rin talaga pala ang gumagamit ng mga traditional na panluto. Ito nga, pinakita pa lang ng ilan nating UH katambahay, ang kalikilan ng mga kasangga sa pagluluto. Yun naman, 10 years old na raw ang kay Annie Ondivilla. Napilay na nga raw ito dahil sa katandaan, kaya tinuping karton muna ang to the rescue bilang paa. Oh, ito naman, nagbabagang kita naman ang dala ng kasangga sa negosyo na ng luto ang kahoy ni Maria Russell Galenzoga. Wow. Pero sana naman raw ay magkaroon siya ng bagong lutuan dahil hindi siya makapaninda ng merienda at baka maglasang kahoy yung mga ito. Mahirap din daw itong gamitin sa ngayon dahil sa ulan. Ay, oh, mahirap yung pagtag-ulan. At maaaring ako isa rin madalas gamitin ngayon pagluluto, ang butane gas or yung butane gas stoves. Maliit, madaling ilipat-lipat at syempre gamitin at mura pa ang butane, di ba? Oh, that's true. Yan din ang paboritong gamitin ng mga mahilig sa samgyupsal. Yun. Para sa masasarap na pagluluto at pagkain, alamin natin kung paano magiging ligtas sa paggamit ng butane gas stoves. Makakasama natin si Fire Officer 3, Manolito Ibanez, isang chemist sa Bureau of Fire Protection. Good morning, sir! Hi, sir! Good morning po, ma'am. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Yan, yes. Sir Manolito, pag-usapan natin yung ano ba mga benefits sa paggamit ng butane canister at stove. Okay, ang ating butane canister stove ay actually ito ay generally safe, no? At syempre siya ay mura, portable at napakadaling gamitin. Mm-hmm. Pero madali siyang gamitin kasi ilan sa atin parang nahihirapan o natatakot. Medyo. I would be afraid to use this. Yes, oo, kasi marami ang minsan may mga instances, no, may mga insidente na may mga nagli-leak at sumasabog. Pero generally safe nga ito, kagaya ng sinabi ko. Basta sundin lang natin yung tinatawag nating manufacturer standard, yung instructions, tsaka yung kanyang mga safety precautions. So, ikakabit lang naman natin yung canister. Then, yun, pwede na natin siyang gamitin. At ideal siya sa mga pagluluto, yung mga mabilisang pagluluto at saka yung mga sandali lang na ginagamit. Ayun, talaga it depends talaga kung gaano ka-safe, kung follow mo lahat ng instructions talaga. Oh, eh paano po kung Korean yung instructions? Like so. Diba? Like that. Like ayun, so nilagay ko na siya. Meron siya parang locking mechanism kasi dito na meron naman siyang parang abang. Tapos close mo siya, tapos may lock siya dito sa baba. Pag hindi siya bumaba, ibig sabihin may mali akong ginawa. So, mali ang ginawa. Yes, exactly. Sandali ah, sandali ah. Kaya, go ahead, Mare. Mag-play kami ng video ha, sir, para din sa ating mga tagapanood. Sabihin niyo kung tama ba o hindi yung ginagawa. So, una itong video natin, no? What's this? So, let's watch this. Roll VTR. Ayan. Ay, sineshake niya pag-along ng canister para malaman kung meron pa ito naman. Dapat ba itong gawin, sir, or hindi pwedeng gawin? Siyempre, no, hindi dapat natin ito gawin. Bagamat hindi po totoo or mayroong mababang probability na magkaroon ng leak or pagsabog sa pamamagitan ng simpleng pag-alog, no, but ito po ay hindi pa rin nire-recommenda ng ating mga eksperto. Unang-una, hindi natin malalaman kung gaano ba karami or may laman pa ba yung ating canister sa pamamagitan ng pag-alog. Kasi yung ating butane ay in gas form. So, hindi natin malalaman. So, paano natin malalaman? Timbang. Sa timbang natin malalaman. So, don't shake it kasi hindi mo rin malalaman kung meron laman o wala. Right. Oo nga, so, walang point. So, mag-antabay ka na lang ng isa para pag naubos, meron ka ng kasunod. May kapalit na kaagad. Good tip. Ito naman malito, next video. Panoorin mo to. So, Tinanggal niya and then... Ayan. Pagkatapos gamitin, iiwan na lang ang bala ng butane stove parang ginawang normal na ano LPG. Tama po ba ito o hindi? Hindi rin po ito tama. No, pagkatapos natin gamitin ang ating butane stove, nararapat po natanggalin natin yung ating canister, lalo na kung hindi na natin ito gagamitin sa mahabang panahon. Ito ay para maiwasan natin yung pag-leak o yung
continuous source ng ating fuel. So kapag ka ito ay ating itatago na, kailangan nakatanggal na po yung ating canister. At meron po tayong mga pamantayan or mga recommended na storage sa ating canister at saka sa ating stove. Siyempre, dapat malayo sa source ng fire or ng heat, direct sunlight, malamig at saka tuyo. Ayo, kailangan tanggal agad at ilayo sa mga maiinit na lugar. Okay. Ito naman pong susunod na video, sir. Panoorin natin. Ayan, minsan hindi na po nagtutuloy yung apoy, kaya gumagamit ng posporo o kaya lighter para sumindi yung stove. Is it a do or is it a don't? It's a don't, no? Hindi dapat natin gawin ito, ma'am. No? Minsan kasi nasisira yung ating ignition switch. Gumagamit tayo ng posporo or ng lighter. No? Delikado ito, maaari itong magdulot ng pagkapaso sa atin. Minsan, hindi natin alam kung hanggang saan na umabot yung fuel. Kasi nga, pagbukas natin ng knob, no, lalabas na or para sa ating burner yung ating fuel. So, pag nilagyan natin ng ignition sa pamamagitan ng posporo or lighter, bigla na lang siyang magli-layup. So, delikado yun para sa atin. Pwede kaya yung stick na medyo mahaba? Para at least malayo yung kamay mo sa butane as a apoy? Possible na? Hindi pa rin. Possible siya, ma'am, no? Pero syempre, for the best of our safety, hindi pa rin talaga. Mas maganda na completely functioning yung ating stove. So pag kunwari nasira na yung clicker nun, wala na ba? Tapon na ba yun o nagagawa pa ito? Nagagawa siya, ma'am, no? Basta tiyakin lamang natin na ang gagawa ng ating stove ay lihitin mo at otorisado ng ating mga manufacturer para wala tayong pangamba. Ayan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Fire Officer Manolito. Ang dami namin natutunan ngayon. Thank you. Fire safety.